Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inalis na ng gobyerno ang green, yellow, red risk classification sa ilang mga bansa at lugar. Inanunsyo ito ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles kasabay ng pahayag ng pagluluwag ng health protocols sa mga international traveler at returning overseas Filipinos. Sa bagong patakaran, hindi na oobligahin na sumailalim sa facility-based quarantine ang mga biyahero. Ayon kay Nograles, kailangan na lamang na magpakita ng negative COVID-19 test results ang mga biyahero anuman ang kanilang country origin. Hahanapan pa rin ang mga ito ng dokumento na magpapatunay na fully vaccinated na sila laban sa COVID-19. Kapag hindi nakapagpakita ng fully vaccinated document, kailangan na magpresenta ng negative RT-PCR test results sa loob ng 48 hours. Kinumpirma ng North Korea ang ginawa nilang upgraded long-range cruise missile test sa karagatan sa silangang bahagi ng kanilang bansa. Ayon sa ulat, ginawa ito noong Martes, January 25 at isa pa noong araw ng Webes, January 27. Kasabay nito ang pagbisita ni North Korean leader Kim Jong-un sa munition factory kung saan ginagawa ang major weapon system ng kanilang bansa. Una nang iniulat ng South Korean Joint Chief of Staff na may nadetect silang dalawang short-range ballistic missiles. Ito na ang ika-anim na missile testing na ginawa ng North Korea sa loob lamang ng buwan ng Enero. Salamat kayo, kaban. Salamat kayo. Madamdami ng pagtatagpo ng sumukong miyembro ng New People's Army at ng kanyang pamilya sa Barangay Sugal, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Naging matagumpay ang negosasyon para mapasuko ang isang guerrilla unit ng rebelding grupo sa pangunguna ng isang Commander Carding o Karman at walong kasamahan nito. Kasama ang ilan sa kanilang kaanak, ang grupo ay sinundan sa Sitio Quibayo. Sa video na ibinahagi ng 73rd Infantry Battalion ng Philippine Army, makikita ang madamdaming pagkikita ng sumukong rebelde at ilan sa miyembro ng pamilya. Ang walo ay mga kasamahan ng NPA leader na si Alias K. Borjak ng Far South Mindanao Region. Hello, si Buika! Salamat kayo! Gaw, salamat kayo, salamat! Para sa Kidlat News Update, Renzo Linon, nag-uulat. 10 taon na ang nakalipas mula nang rumagasa ang bagyong Sendong sa lungsod ng Cagayan de Oro. We saw the worst that can possibly happen. Ito po ay isang sitwasyon na hindi dapat maulit. Ngayong Sabado, tunghayan ang isang pagbabalik-tanaw sa mga naiwang bakas ng mapaminsalang unos. Ano ang mga ginawang hakbang ng pamahalaan para di na maulit ang trahedya? At paano hinaharap ng mga Cagayanon ang bawat hamon ng buhay? Tao nga tayo, natatalo, dumadapa nga tayo, kaya na bumangon. Pag-ahon. Magandang gabi, Pilipinas. Dito lang sa PTV. Ang police, I am satisfied. Except for a few. There would always be bad eggs. Sa gitna ng hamon sa pandemya at nalalapit na halalan, paano pinanaig ng pambansang pulisya nakakampi sila ng taong bayan? Iba yung nag-perform ka ng trabaho at iba yung gumawa ka ng mali. We hit the scalawags, we hit the bad eggs. Samahan ang veteranong broadcaster na si Cesar Soriano sa isang eksklusibong panayam kay PNP Chief General Gionardo Carlos. Bilang huling hepe ng Administrasyong Duterte, matagumpay kaya nilang matutupad ang pangakong pagsawata sa iligal na droga at insurhensiya. Let them understand that the fight is a lost cause. Service, honor, justice. Issue one-on-one. Ngayong Linggo, January 30, 5:15 to 6:15 p.m. dito lang sa PTV. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.